pag-usapan natin ngayon yung mga tip at mga dapat nyong malaman tungkol sa upsat. Una, dapat alamin mo kung ilan ang limit sa pag-exam. So, ilan nga ba yung limit? 3 lang siya. So, dapat sa unang take mo or second take mo, dapat makapasa ka na. Kasi pag hindi mo na ipasa sa pangatlong beses, wala na, hindi ka na makakapasok sa service. Kailan ulit pwede mag-exam ang bumagsak? Pag bumagsak ka ngayong, example, pag bumagsak ka ng January, magbibilang ka ng 3 months. Bali yung pang 4 months, dun ka na mag-take. Ito yung dapat iwasan. Blacklist. Ano nga bang blacklist? Ang blacklist, kadalasan nangyayari ito dahil sa pag-e-exam nang wala sa tamang oras, gaya nung sa sinabi ko kung kailan pwede ulit mag-exam yung bumagsak. Tsaka yung limit. Itong blacklist, pag nag-exam ka ngayong January, tapos nag-exam ka ng February, madedetect nila kasi isa lang yung server nila ng AFP or UPSAT. Then ito, paano nga ba ipasa ang UPSAT ng isang take lang? Siyempre, sa gusto mong pumasa, hindi mag-review ka, manood ka sa YouTube, yung mga coverage lang naman numerical, ganon. So yun lang yung i-focus mo. Tsaka ano nga ba ang pwedeng gawin bago mag-exam? Yun, dapat prepared ka na sa mga requirements. Kompleto na dapat yun bago ka pumunta sa exam venue mo. Ano nga ba ang coverage nito at ano ang mga pwedeng i-review? So, yun nga. Ang coverage nito ay abstract reasoning, verbal ability, at numerical ability. Bali yung tatlong yun, 150 items yun. May nabibili po bang reviewer para sa exam? Actually, madami. Meron sa Shopee, meron sa mga bookstore. Pero gusto niyo pa bang kumastos para doon? Madami namang mga reviewers sa YouTube. Search mo lang yung abstract reasoning, numerical reasoning, at verbal ability. So ayun, bago ka mag-take, dapat alam mo muna yung qualification nila at saka yung mga initial requirements kung pasado ka ba, kung pwede ka ba mag-take. Kasi sayang lang yung gagastusin mo pag hindi ka rin lang naman matatanggap. Kaya dapat bago ka mag-exam, dapat alam mo yung qualification nila at initial requirements. Ito, ano yung mga coverage ng exam? Mali, abstract reasoning, verbal ability, at numerical ability. Yung tatlong yan ay 150 yan, gaya yung sabi ko kanina. So, sa next slide ay may sasagutan tayong mga examples sa exam. Okay, proceed na tayo. Dito muna tayo sa abstract reasoning test. Which figure completes the series? Kung napapansin nyo kaagad kung ano yung pattern nila, yung straight line na nasa loob ng box. So, ano nga ba yung pattern nila? Sa una, nasa gitna. Napunta sa sulok, then nasa gitna na naman, tapos nasa sulok na naman. Bali yung susunod, dapat nasa gitna at nasa baba. So, sa choices, yung letter C lang yung nasa baba yung straight line. So, dun na agad yung sagot. Huwag nang mag-aksaya ng oras kung nakita mo na yung pattern na yon. Huwag mo nang itry yung shaded objects. Okay, isa pa. Which figure is next in the series? So, pag nakikita natin yung object sa loob ng boxes ay may pattern siya. Dun sa unang box, may 6 dots siya. Sa pangalawa, 5, 4, 3, 2, 1. Kaya dapat yung susunod ay 0. So, yung pattern nito sa una is
nasa taas, nasa baba, nasa taas, nasa baba, nasa taas, baba. Dapat sa susunod, nasa taas yung 0. So sa choices, yung letter B lang yung may 0 yung taas. So yun na agad yung sagot. Huwag nyo nang tingnan yung nasa baba. Okay, next, dito naman tayo sa verbal reasoning test. Fill in the blank. You will be blank from school if you do not keep proper conduct. So sa choices, may apat dyan. Compelled, propelled, expelled, dispelled. So pag binasa natin yung question, ano yung kadalasan yung naririnig sa school na word pag may nagawa kang mali? Diba expelled? So yun na agad yung sagot. Huwag mo nang alamin yung mga meaning ng ibang choices. So doon ka na agad. Okay, isa pa. She asked me to keep the secret between blank. A, me and her. B, she and I. C, she and me. D, her and I. So, pag binasa mo yung question, ano nga ba yung mas proper sa kanila dyan? Tara natin yung letter A. She asked me to keep the secret between me and her. O, yun na agad. Maganda pakinggan. At saka, yun na rin yung mas proper sa apat. So, yun na agad yung sagot. Huwag na kayo mag-aksaya ng oras kasi may limit yung oras. Dito naman tayo sa numerical test. Example. So, number 1, what is the 25% of 160? So, bago mo i-compute yan, convert mo muna yung percentage into decimal point. Bale, pag kinonvert mo ang 25%, magiging 0.25 siya. So, yung equation yan, 0.25 times 160 is equals to 40. Yun agad yung sagot. So, ganitong percentage ang dapat nyong aralin kung paano gawing decimal yung percentage. Kasi sa exam, maraming ganito. Isa pang example, kagaya din sa number 1. How much is 40% of 75,000 pesos? So, sabi ko nga nung una, convert mo muna into decimal yung percentage. Bali, yung 0.40 ay equivalent ng 40%. So, yung sagot niyan is 0.40 times 75% is equals to 30,000 pesos. So, yun na agad yung sagot natin. Itong susunod na item, ito yung topic na laging meron sa exam. Yung simple interest. Bale, ito. Alfred wants to invest $4,000 at 6% simple interest rate for 5 years. How much interest will he receive? Bale, yung formula, makikita nyo dyan sa baba. P times R times T. Bale, yung price, rate, at saka time. Dapat pagta-timesin nyo yan. Bale, una natin gagawin is i-convert muna natin into decimal points yung 6%. Bale, pag kin-invert natin yan, magiging 0.06. So, yun. Bale, gagawin nating formula is 4,000 times 0.06 times 5 is equals to 1,200. So, yun na agad yung sagot natin doon. Ganun lang siya kasimple. Dapat alam nyo lang yung formula. Pag alam nyo yung formula, may 1 point na agad kayo sa exam. Bonus tips sa abstract reasoning at numerical ability. Sagutan lang muna yung alam nyong madali para hindi kayo maubusan ng oras. Huwag muna mag-take time sa alam nyong nahihirapan kayo. So, dapat unahin nyo muna yung mga madadali. Tsaka verbal reasoning. Sa reading and comprehension, unang basahin ang mga tanong bago ang paragraph. Purpose nito ay para alam mo na agad yung hinahanap mo. So, parang ganito.
binasa mo ako yung question, tapos pumunta ka sa paragraph. So pag binasa mo yung paragraph, alam mo na yung agad yung hinahanap mo. Nakatipid ka pa sa oras kumpara sa paragraph yung inuna mo bago yung tanong. Pag nabasa mo na yung paragraph, pag pumunta ka sa tanong, babalikan mo na naman yung paragraph para hanapin kung saan mo nabasa yon. 'Di ba? So mas tipid yung question bago paragraph. At saka ito yung pinaka-importante. Huwag mag-iiwan ng hindi na shaded na item. Kasi maaari kang bumagsak noon kasi machine yung mag-check. So, yan lang. And good luck, future soldiers. Huwag nyo sanang kalimutang i-subscribe tong channel natin para marami pa tayong matulungan na aplikante kagaya natin.